What is up sa inyo mga kawok, no? So, sorry kung hindi ako nakapag-upload in 3 weeks. Busy-busy lang kasi at ang daming projects na nagaganap. So, ang pag-uusapan natin ngayon, since umuulan at bumabagyo, ewan ko nga kung may bagyo eh. No? Here's why you need to stop going to the sea of clouds. Kung ano, taga Biskaya kayo, taga basta parte kayo ng Luzon, kung saan man, na nakapanood ng feature ng Binwangan Sea of Clouds ng Dupax del Norte, eh, dapat nyo itong panoorin. No? Kasi ang Sea of Clouds dito sa, ano, sa Biskaya, particularly in Binwangan, biglang nag-boom. Na-feature siya sa ABS at GMA. Plus, ang ganda rin kasi ng scenery na yun. Every time na mag-open ako ng phone ko, o every time na mag-open ako ng Facebook, is ang daming negative na sinasabi tungkol sa lugar na yon. Negative dahil hindi na siya sea of clouds, men. Isa na siyang sea of crowds, no? Kaya sea of crowds kasi sobrang daming tao nagpupunta rito, men. Promise. Dahil? Kaya kung ako sa'yo at nagbabalak kang pumunta doon, wag na. Matulog ka na lang. Walang tulog. Earlier this summer, nagpunta kami ng mga kaibigan ko dun sa Sea of Clouds. Nung hindi pa siya sikat. So ito nga pala yung vlog ko noon nung nagpunta kami ng Sea of Clouds. Makikita nyo naman, sobrang linis. Walang kokonting tao. Hindi naman walang tao kasi tao kami. So ayun. So kokonti pa lang tao nagpupunta dun noon. Plus ang linis pa. Ang ganda ng scenery, ang ganda lahat. Napa-refreshing. Sabi nga, naturally vibrant Nueva Vizcaya. May nagpupukpuk doon mo. So, nangyayari doon ngayon, dumadami yung tao, dumadami yung kalat. Walang disiplina yung tao sa pagpapark ng kanilang mga sasakyan. Lalo-lalo yung mga four wheels daw. Ewan ko man kung sino man yung mga may sasakyan dyan na pumaparking sa gitna mismo ng daan. Please lang, no, huwag kayong magpark sa gitna ng daan kasi highway pa rin yan. Ginagawa ko itong video nito for the sake of everyone. Pangalawang rason kung bakit wag na kayong pumunta ng Sea of Clouds. Hindi na fog yung sasalubong sa mukha mo. No? May halo-halo na yun eh. Merong mga vapors. May mga nagyoyosi. Kaya hindi na fog yung sasalubong sa mukha mo, men. Sasalubong sa puso o kaya vapor ng vape. So yung mga nagyoyosi naman kasi roon, wag naman kayong magyoyosi doon. Kasi nga, sobrang daming tao na sa second hand smoke sila. Ganon, men. Kaya ka nga nagpunta rin sa Sea of Clouds kasi gusto mo makalanghap ng fresh na hangin eh. Ba't ka mag-yosi? Ba't ka mag-vape? Huwag naman kayo mag-yosi dun, men. Andudong kayo para mag-relax, para mag-picnic o whatnot. Pero nangyayari kasi, yosi-yosi kayo ron, vape-vape kayo dun. Dahil? Naka-apekto kayo ng experience ng iba. Gets nyo ba? No, ikaw kayang ganon-ganon sa mukha. Putangina nyo, sir! No, malalanghalanghap yung vape o kayong yosi. At least lang, no? Huwag ka na mag-yosi ron, men. Why did you do that? Pangatlong reason kung matuwag na kami pumunta doon, yung lugar na yun, kinokommercialize na ng ibang tao, men. Ginagawang business, pre. Alam niyo yung mga travel and tours na nag-aalok sa inyo na pumunta sa ganitong lugar, yung sisingiling kayo ng ganitong amount. Ito, panawagan lang to sa mga travel and tours na bibigyan ng mga package sa madla na mag-travel sa Sea of Clouds. Kasi ang clouds niya, hindi yan all the time meron. Seasonal yan. E paano pag kunwari, nakapag-book ka sa isang travel and tours tapos wala rin ng clouds? Yung taka. Mga mabaya ka yan. Tangina, pupunta ka lang ng Binwangan, men. 150. Tapos di mo pa sure kung meron. Di ba? It's a no-brainer, men. Hmm? Isip-isip din, no? Sa mga company naman yung travel and tour, huwag kayong mag-promise na may clouds doon. No, kasi seasonal yan eh. No? Seasonal yun. Gets mo ba? Nalay, girl. Kasi pag nagdala ka ng tao doon sa Sea of Clouds, tapos prinamis mo na may clouds doon sa mismong lugar na yun, tapos biglang wala, sino sisisihin? Ikaw, di ba? E di sira yung business mo, men. So yun guys, to sum it all up, ito lang yung pinaka-bold na itong vlog na to. Huwag na huwag kayong pupunta ng Sea of Clouds, no, kung wala kayong disiplina. Disiplina saan? Una, sa basura. Pag may basura, kayo iuwi mo. Kung may kalat doon. Gets? Gets ba tayo dyan? Ayos tayo dyan, sir. Pangalawa, disiplina sa pag-yosi o pag-vape. Di ba nga ang pinaka-golden rule ng pag-vape? Don't vape where you can smoke. Kasi sa Dupax del Norte, bawal na bawal ang pag-yosi doon, ang pag-vape. So bigyan mo ng disiplina ang sarili mo. Nice, guys. Nice.
Pangatlo, magkaroon ka ng disiplina sa pagpapark ng sasakyan mo. Gets mo? Tanga na highway, papark ka sa gitna kung di ka rin naman. Obo? Kung papark ka sa gitna, siguraduhin mo na mamahalin yung sasakyan mo, hindi yung common. Damn! Kasi kawawa yung mga patas at mga pababa na taga doon. Kawawa sila kasi nag-aangkat din sila ng mga produkto ng sa ibang lugar. Na-stranded sila dahil sa mga sasakyan nyo, sa mga motor nyo nakabarandal dyan sa daan. Highway pa rin yan, kaya dapat huwag ka nagpapark dun sa gitna. Magbigay ka ng right of way nila. It's mo. So yun lang guys, ang aking mga opinion sa mga nakikita ko sa Facebook ngayon. So yun nga pala guys, suot ko ngayon ng Team Fireman shirt ng Kong Clothing. Link in the description. So kukunin ko na rin tong time na to para makapag-vlog ng event namin. So magkakaroon kami ng show sa Bambang Auditorium sa December 14. Ang beneficiary ng concert na ito ay ang SPED ng Bambang Central. Sana po manood po kayo sa show namin sa December 14. Ito po, ayan. Ayan yung namin, yung poster namin dyan. Ito po yung mga pupuntang artista, baka naman. So tickets are available within this week siguro. Makapag-release na kami ng mga ticket. And of course, may workshop din kami ng singing, dancing, acting, tsaka modeling ng CM Entertainment and Productions. So, kung sinong interesado dyan na gusto mag-workshop, kontakin nyo lang ako, PM nyo ako sa Facebook, o kaya, si Shaira Contapay, si Criza Manuel, si Paul Galibuso, o kaya si Siki Lumanga. Kami ang kukontakin nyo kung gusto nyo mag-workshop. Ang page naman nila, andyan din sa baba yung description, click nyo lang, like nyo na rin yung page nila. At syempre, yung page ko na rin. Salamat po ulit sa mga 400 na nakasubscribe sa akin ngayon. Hindi ko akala na aabot ako ng ganito. Salamat po sa mga patuloy na sumusuporta. So yun lang for today. So like, comment, and subscribe. Miggy out.